Nagsitayo na po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Haleluya, haleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Haleluya, haleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Muling nabuhay si Jesus. Aleluya! Aleluya! Palakpakan po natin ang ating buhay na poong Jesus Nazareno. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay sandigan ng ating pananampalataya. Hinihikayat tayo ni San Pablo na bumangon muli kasama ni Jesus sa pamamagitan ng pagtalikod sa ating mga kasalanan. Dito'y makakabangon tayo bilang bagong nilalang, puno ng pagsisisi, pag-asa at kagalakan. Magtiwala tayo kay Jesus na nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. Kung kaisa natin siya, tayo rin ay magiging mga bagong nilalang. Kaya mga kapatid, isang buong pamilya, papurihin, papurihan, pasalamatan natin ang ating buhay na Panginoon. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurian, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Bugtong Nana, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ng sanlibutan. Maawa ka, maawa
inaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kakilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos sama. Amen. Ng Diyos sama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Hudeya na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihang bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus, ngunit muli silang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang noong una pa'y pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo sa siya'y itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat manalig sa kanya ay tinatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang mga taga-Israel, bayang sabihi kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay. Sa pakikibaka sa ating kaaway, aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong natakwil na nangatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasday ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumikatan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip nyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay nyo, at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Purihin si Hesukristo, hain para sa tao. Nagligtas na kordero nang makasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya at kaningningan. Anghel na malinaw, kasuotan buhay si Kristong pag-asa, papunta sa Galilea. Kami sumasampalataya, buhay kang talaga.
hari ng ligaya. Magbasbas ka. Maskong maamong tupa, magsalo tayo sa kaniya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo. Naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Narat na niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. At muli, maligayang Pasko ng pagkabuhay ng Poong Jesus Nazareno. Isang malakas na palakpak para sa ating Kristong muling nabuhay. Happy Easter po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Happy Easter! Yung katabi ba ay mukhang nabuhay na o mukhang Biyernes Santo ulit? Ito na mga kapatid, ang pinakamahalagang umaga sa lahat ng umaga. At kayo po ay nakakatuwa, nakakabilib. Kayo po ang mga unang nagsimba sa Linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Although kagabi ay nagkaroon na tayo ng misa. Hindi lang basta misa, mahabang misa. Mula alas 8 natapos kami, 11:30 na. Kaya ganun katagal, sapagkat binalikan natin ang mga naganap sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Ito ang araw ng patunay
Ito ang araw ng katotohanan na hindi bibiguin ng Diyos. Ang sinumang maniwala, sumunod, at umasa sa Kanya. Pagkatapos ng 40 araw ng Kwaresma, pagkatapos ng mga mahal na araw, na tayo ay nagdasal, nagtiis, nagsakripisyo. Alam nyo, parang Adbiento lang yan at Pasko. Pagkatapos kasi 40 days, no? Marami sa atin, tinawag tayo, magdasal ka, mag-ayuno, maglimos. Ako naniniwala, sinubukan nyo namang gawin yun, di ba? Magdasal pa tayo, sabi nung pare, dagdagan ng pagdarasal, magkumpisal, magsakripisyo tayo, magtiis muna, huwag kumain ng karne, ng baboy, huwag munang gumala ng gumala, huwag muna tayong magparty ng magparty. Eh, kamusta naman? Punong-puno ang Boracay. Punong-puno ang mga bakasunan. Pero kahit na, mas punong-puno pa rin ang mga simbahan. Amen? At yun ang mas mahalagang tanda na marami pa rin sa atin ang naniniwala. At ito ang katuparan ng pangako ng Diyos ang linggong ito na pagkatapos ng lahat ng mga ginawa nating sakripisyo ngayon, sama-sama nating ipinagdiriwang ang tagumpay ni Kristo na ating kaligtasan. Balikan ko lang po yung kagabi. Kung wala kayo dito kagabi, ito yung Vigil Mass. Nagsimula ito sa madilim na simbahan. Ito lamang po, pwera lamang sa ilang mga spotlight kagabi. Itong kandilang ito, ang Paschal Candle kung tawagin, ay ang simbolo ng liwanag ni Kristo na kagabi. Kaya gumagamit ng flashlight yung ating mga lektor, cantors, dahil madilim. Merong isang liwanag lamang. Sa ibang simbahan, madilim na madilim. Ito lamang ang makikita ninyo. Sapagkat ganon ang pinapatunayan ng karanasan natin na sa gitna ng kadiliman ng buhay natin, meron pa rin Kristong hindi namamatay ang liwanag. At ito ang linggong yan, ang tagumpay ni Kristo bilang ating kaliwanagan. Ito ang pinakakahulugan ng ating pananampalatayang Kristiyano. Baliwala ang December 25 kung walang Easter Sunday. Baliwala ang ating mga pagsasakripisyo. Baliwala ang ating mga ginagawang paglilingkod kung walang Kristong muling nabuhay. Ito ang kahulugan ng ating pananampalatayang Kristiyano, ang buhay ni Kristong sinusundan at pinaniniwalaan natin, ang makapangyarihang Panginoong Hesus Nazareno na tumalo, makinig po kayo, tumalo sa kasalanan, kasamaan, at kamatayan. Kaya nga mga kapatid, kung nagtagumpay na si Kristo, kung napagtagumpayan na ni Kristo at natalo na niya ang kasamaan, ang kasalanan, ang kamatayan ng tao, ano pa kaya ang hindi niya kayang gawin para sa iyo? Tandaan natin, kaya siya naghirap, nagpakasakit, namatay at muling nabuhay para sa iyo. Kaya kung ang lahat ng ito, mukhang ang pinakahuli na yatang kinakatakutan ng tao ay ang kamatayan. Kung pati kamatayan, tinalo na ni Kristo, ano pang kinakatakot mo? Ano pang hindi kayang gawin ng Diyos para sa iyo? Alam niyo po, dito sa Quiapo, alam natin yan. Maraming tao ang pumupunta rito para magpabasbas, lalo na kapag meron silang mga espesyal na kahilingan.
mga mag-exam, board exam, bar exam, entrance exam. Mga may sakit, mga may taning na ang buhay, mga hindi magkaanak, mga gustong makapag-abroad, mga nalugi sa negosyo nila, mga nag-aaway-away sa pamilya nila. Lahat ng iyan ang bumubuo rin sa mga taong nagsisimba dito. Pero mga kapatid, hindi lang ang mga iyan. Sapagkat marami pa rin ang bumabalik-balik at nagsisimba sa simbahang ito, ang humahanap sa Poong Nazareno sapagkat sila ay pare-pareho ng pinagaling, ipinasa, ibinangon, pinag-abroad, at inayos ng Poong Jesus Nazareno. Tulad ng pagpapatotoo ng mga alagad sa unang pagbasa, sa naging buhay, kamatayan, at tagumpay ni Kristo sa kanyang muling pagkabuhay, sana mga kapatid, sa unang pagbasa, binalikan natin, ikinuwento ulit nila kung anong nangyari kay Kristo at kung paano siya nagtagumpay, sana tayo rin. Huwag natin ikahiyang ikwento sa iba ang mga tinuro at ginawang maganda ng Diyos para sa atin. Huwag mong palalampasin ang bawat pagkakataon. Ikaw na pinagaling, ikaw na ipinasa niya, ikaw na tinulungan niya, ikaw na pinag-abroad niya, ikaw na binigyan niya ng anak, ikaw na pinaginhawa niya. Huwag mong palalampasin ang pagkakataon na ipasa rin sa iba ang pag-asang binigay ng Diyos. Sana mga kapatid, sa araw na ito, muli mong alalahanin, sama-sama ninyong balikan bilang pamilya ang kabutihang ginawa at ipinakita sa iyo ng Poong Jesus Nazareno. Kaya para sa lahat ng mabubuti at magandang bagay na ginawa ng Poong Nazareno sa atin, palakpakan muli natin ang ating buhay na Poong Jesus Nazareno. Mas malakas sa palakpak bilang pasasalamat. At ang payo ni Pablo sa ikalawang pagbasa, kung dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, naligtas tayo at nagkaroon ng buhay na walang hanggan, sana huwag na nating balikan. Huwag na natin ulitin ang pagkakamali, ang pagkakasala mo. Huwag mo nang ipagpalit ang Diyos sa luho, sa layaw, sa bisyo, sa pera, sa posisyon, o kahit sa pangarap mo. Huwag mo na ulit isusuko ang buhay mo sa pagsubok, sa paghihirap. Kapag ikaw ay dumaan ulit, kahit na pinagaling ka na, nagkaanak ka na, nakapag-abroad ka na, pumasa ka na, tapos may dumating ulit na pagsubok, huwag ka makakalimot. Kung makareklamo ka minsan, wagas. Kala mo walang ginawang maganda ang Diyos sa'yo. Kapag ikaw ulit ay dumating sa pagsubok, tanda mo, it may just be a bad day, not a bad life. Baka naman isang masamang araw lamang ito, hindi masamang buhay. Kaya sa Ebanghelyo, si Pedro, si Juan, pareho silang pumunta sa libingan. Ngunit naunang dumating si Juan, pero hindi niya pinasok ang libingan. Si Pedro, dire-diretso sa loob ng libingan. Magtatalo ba tayo kung sino ang unang naniwala? Kung sino ang mas dakilang alagad?
hindi na. Ang mahalaga sa Diyos, hindi kung kailan, kung sino ang naunang naniwala, kundi kung sino ang natutong maniwala. Sa pagpatuloy ng misa natin, mga kapatid, may kanya-kanya tayong kwento ng buhay na Poong Nazareno. Ang dapat lang natin gawin araw-araw, hindi magtalo kung sino ang may pinakamatagal ng paniniwala, kung sino ang may pinakamarami ng nagawa. Araw-araw, isa lang ang paanyaya ng Poong Jesus Nazareno, na sana araw-araw, huwag tayong matakot at madamot na ipasa sa iba ang biyaya at pag-asang ibinigay niya sa atin. Araw-araw, maging buhay tayong saksi sa mabuti nating ginagawa sa kabutihan ng buhay na Poong Jesus Nazareno. Amen. Pagsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya noong tayo'y binyagan, upang kasama rin niya tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 na paghahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Taligdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maaasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot po ninyo itong tatlong katanungan. Sasagot po tayong lahat ng malakas. Para kayo'y makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ba ay itinatakwil ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon na may ating harapin ang ating pananampalataya. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at nanuluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan nung tayo'y muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Iikot po kami ngayon para kayo ay wisikan ng banal na tubig.
pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang tinig nating lahat. Kapilin ni Jesus noong siya'y lumisan, tayo ay magkatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang tinig nating lahat. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin, dalisay na pag-ibig sa aming lumapit. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang kinin nating lahat. Kaya o Ama, sana'y iyong hawian ang aming mga puso ng mga alitan. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang tinig nating lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa kadakilaan ng Ama, muling nabuhay ang anak niyang si Kristong ating Panginoon. Ngayon dumalangin tayo sa Kanya, tayong lubos na nagtitiwala sa Kanyang makaamang pagkalinga. Ang ating pong itutugon, Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Ipahayag nawa ng simbahan ang tagumpay ni Kristo na gumapi sa kasalanan, kamatayan at takot sa mundo nang may tapang at sigasig. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Talikdan nawa ng mga pinuno ng pamahalaan ang pansariling interes at sa halip ay maglingkod bilang mga kamanlalakbay ng bawat tao, may tunay na malasakit sa mga mamamayan at may katapatan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming pangalagaan ng kapeligiran at likasyaman, hindi lamang para sa aming kapakanan, kundi alang-alang din sa susunod na salinlahi. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Itakwil nawa ng mga banyagang Kristiyano ang kasalanan at mamuhay muli bilang mga tunay na anak mo, Ama naming Diyos. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Makasapit nawa ang mga kapatid nating yumao sa buhay na walang hanggang tagumpay ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, tanggapin mo po ang aming mga abang panalangin. Ngayong ipinagdiriwang namin ang malwalhating tagumpay ng iyong anak sa kasalanan at kamatayan. Masalamin nawa sa aming pamumuhay ang tagumpay na ito ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat.
aming hihintayin, pagpapala na aming hiling. Akal naming Diyos inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hintayin, pagpapala na aming hiling. Pagsitayo na po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay sa ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sandibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nalupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa't pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, lalong maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno na muling nabuhay. Siya ang iyong lakas. Siya ang iyong pag-asa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki. Na si Jesus biyay ating Diyos ang tunay na kaligtasan. Magalak pagkay nabuhay, tinubos ang sanlibutan. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama
ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki. At tanggapin biyaya ng Diyos, pangako niyang kaligtasan. Magalak pagkat nabuhay ni Jesus sa kaniyang anak. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama, ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ang aming pasasalamat una sa inyong patuloy na pagsisimba, pakikiisa sa mga pagdiriwang natin dito sa simbahan ng Quiapo. At pangalawa, ang aming walang sawang pasasalamat din sa inyong patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon para sa iba't ibang gawain, proyekto at programa ng ating simbahan. Kayong mga nandito po sa Pilipinas at sa mga kadiboto natin sa iba't ibang panig ng mundo, salamat po dahil sa kabila ng inyong mga sariling pangangailangan at kakulangan, nagagawa niyo pa rin sumaksi sa kabutihan ng Diyos. Ang inyo pong binibigay na pinansyal, material na tulong kagaya ng bigas, dilata noodles, instant coffee at tubig, lahat ng iyan ay aming ipinagpapasalamat. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. At muli po, mula sa ating kura paroko, rektor,
Father Jun Siscon, sa aming pong mga pari at sa mga lingkod ng Quiapo Church, kami pong lahat ay bumabati sa inyo ng isang pinagpala at maligayang Pasko ng muling pagkabuhay ng pong Jesus Nazareno. Happy Easter po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Sa dakilang kapistahang ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, kayo naway pagpalain ng makapangyarihang Diyos at sa tanang kasalanan ay kanya nawang ipagsanggalang kayong nagdiriwang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusin nawa niya kayo ng kawalang kamatayan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagkapakasakit ni Jesucristo, ipinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan. Amen. At naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating pong Jesus Nazarenong muling nabuhay sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.